Hi guys, welcome back to my channel. So, ngayon guys, ako yung mag-harvest kag maaga ako ngayon sa garden ko. Kasi pag tanghali na mainit, hindi ako makapag-harvest, super init. So, sabi ko maaga ako gigising at mag-harvest ako. So, coffee muna tayo, guys. Ayan, maganda yung panahon kapag umaga kasi nga dito sa Florida super init na rin. Parang Pinas din pag summer, pero mas ano dito yung summer talaga dito. Yung super hottest June, July, August. Ito talaga yung pinaka super init na month. Pero ngayon okay pa. So mainit na rin yung mga 80 degrees. Sometimes yung 80 degree nag ano siya eh, parang ano ba yan, more than, hindi lang 80 degree yung ano eh, yung init, more than that. So sabi ko maaga ako mag-harvest ng mga gulay ko para mamaya hindi na ako mag-garden. Ayan. Kaya yung mga garden ko mayroon na siyang may mga kulambo or shade na kasi nga sobrang init. Okay lang naman, walang ano, walang shade. Kaso lang kasi naninilaw yung dahon kapag na super init talaga. So ngayon mag-harvest na ako, guys. Samahan niyo ako. Harvest lang tayo. Magtanim lang ng magtanim tapos harvest lang. So, ayan, ano yung aking mata kasi pag umaga may allergy ako sa labas, kaya minsan tanghali na ako pumupunta ng garden kasi pag ganitong season, pag umaga yung aking ano, allergy. So guys, ngayon guys mag-harvest na naman tayo ng kamatis. Siguro ito na yung last, hindi ko pa alam. Pero tatapusin ko muna tong mga pahinugin, yung mga natira na kamatis. Sayang naman kung tatanggalin ko na tong tanim. Ayan, kasi marami pa siya doon, no. So ayan. Pero maano na siya, matatapos na rin itong dark cherry tomato. Pero meron pa nga ako doon isang puno, yung nandoon sa dulo. Pero ito malapit na siyang matapos. Ayun. So, harvestin natin siya, guys, ngayon. So, dun muna tayo, guys, mag-harvest. Ayan yung nilinis ng asawa ko. So, dito muna tayo mag-umpisa sa isa. Ito nga yung sabi ko, lagi na lang magsawa kayo, lagi ako nag-harvest ng kamatis kasi meron pa ako ditong isang malaki. Ayan. Hindi pa siya na okay pa siya, hindi pa siya talagang mamamatay. So hanggang may bunga pa siya, yan. Kasi makikita naman 'to pag ano na patapos kasi yung mga leaves niya magda-dry na rin. Pero unless na ipupruning mo, babalik katulad yung ginawa ko nga doon sa isa pinakita ko. Impruning ko 'yan eh. Kaya ngayon mayroon ng yan, ginawa ko ito, pinpruning ko. Yung malaking puno ito. Nakita nyo na ito, guys, yung mga harvest ko na malalaking kamatis. Ayan. Ngayon, meron na naman siyang bunga. Ayan, o. Oh. Yung pruning ko lang siya. Sayang naman kung bubunutin ko, kung tatanggalin ko. So, dito na lang yung bagong tinanim ko. Ayan. Tsaka yung doon sa gilid, meron ako isa dito. Ayan. Yan yung bago. Pero itong dati, hindi ko na tinanggal kasi nga, oh, ang ganda naman. Tsaka sayang naman yung mga bunga. So, hayaan ko na lang. Pero ito, meron din. Pero hindi ko alam kung mabubuhay ito. Kasi, yan. So, depende. So, ito ngayon, dito tayo. Harvest tayo ng kamatis. Nagtatago yung iba. Ayan. Nagtatago yung iba eh. So, nandun sa kabila. Minsan kinakain ng ibon. Yeah, pabayaan ko na lang kasi pa, ano, sobrang da. Yan, iba na yung kulay niya, oh.
Doon sa ilalim. Ayun, no? Ay. Pero mas gusto ko yung medyo ma-green. Kaysa yung talagang dark na dark. Pero ito meron siya, ayan, no? So, ayan. Piliin ko na lang yung mga medyo dark. Sunod na lang yung ano. Guys, so, ayan, nakandahulog na, nahulog na sa aking kamay. O, diba ang ganda niya tingnan? So, eto na guys, yung aking na-harvest ngayon, o, diba malapit na punong-puno na yung basket? Hindi malapit mapuno, punong-puno na yung basket. So, ayan. Marami pa siya. So, mga ilang days pa to. Ha-harvest na naman tayo. Din. So, yan. Diba? Gayong bok choy. Yan. Marami akong pinaano nito, pinatubo. Mga 2 years ago, 3 years ago, marami akong bok choy. Yan. Yung Chinese bok choy. Yan. So, eto. Meron pero may pinatubo ako, ayan o. Oh. Hinihintay ko lang, itatransfer ko yan. So, ito pa yung pechay ko. Pechay, pak choy, parehas lang din. Ayan yung aking kangkong. Kailangan ko rin siya i-harvestin. Ayan yung ampalaya. Ha-harvestin ko rin siya, tatlo. Masisipag ngayon kasi nga maganda ang panahon, mainit. Yan ang gusto ng mga, tanim. Warm. Lumalaki sila bigla. So, punta tayo dito. Harvest tayo, guys. Laki na ng ampalaya, eh. So, ayan, oh. Ayan. Tapos, ito yung... Ayan yung isa. Tapos, saan pa yung isa? Ayun. Ayun yung isa. So, harvestin natin yan. So, tingnan nyo yung aking... bell pepper, yung malalaki. Ang daming bulaklak, ang dami ring bunga. So, yan. Harvest tayo ng ano. Harvestin natin ito. Ayan. Ayan. Boy, ang laki. Meron na tayong dalawa. Kunin natin dito sa... Oh! Kunin din natin itong talong. Kasi oh, pwede na siya. Ayan, pwede na yung talong. So, ayan. So, kunin natin yung isa doon sa kabila. Tapos balik tayo. Mag-harvest tayo ng... Ay! Ng... Talong. Ha-harvestin natin lahat ngayon yung talong. So, ito yung isa pang... ayan, yung isa. So, bali, tatlo yung ating makukuha na ampalaya. Pero, guys, yung aking pechay na dati dito, yung tinanim ko. Tapos, ngayon... na yung mga seeds na ano, siguro natanggal yung iba. Ayan siya, pinabayaan ko na lang. So, yung sayang naman, natanggalin. Pero ito yung talagang tinaniman ko ng mani. Nag-ano na siya, ayan na yung mani. Pero yun nga, yung daming pechay, so okay lang siya. Yung talong ko, oh, ang daming ano, ang daming bulaklak sa isang puno. Ayan. Huwag ko kung ano to. Parang pariho lang naman lahat ito, pero ito, malaki siyang puno. Ayan, oh, ang daming ano, sa isang puno. Daming bulaklak. You know?
masipag siya magbulaklak. So, ito yung ating harvesting ngayon. Ayan. Ayan yung maliliit. Ito. Tsaka yun nandoon. Pakita ko sa inyo guys. Kumpong-kumpong siya ba? Hitik yung sa isang puno. Kahit maliit lang yung puno. Ayan. Marami siyang bunga sa isang puno. Ayan. Tsaka yun o. So, yan ang harvesting natin ngayon guys. Yung mga talong na naman. Harvest tayo ng ano, talong. Dito pa ako nadaan sa kabila. Napaka. Okay. So ayan na guys, yung ating na-harvest. Ayan. So, yun yung ating. Kunin natin lahat ng talong. So, separate natin tong ano, hampalaya. Ayan. Daming bunga ng ano, talong. Sa isang puno, isa, dalawa, tatlo. Okay. Tapos yung dito, kasi maliliit, kailangan kunin ko na rin kasi pag matma, sobrang laki na rin, parang ano, pero ito hindi pa talaga. Hintayin natin ng ilang araw. So ito, yan. Ito, maliit pa. Siguro mga ilang araw pa yan. Kunin ko lang yung medyo malalaki. Pero ito, tingnan nyo, isang puno, 5-6. Ito rin, pero yung malalaki lang kinuha ko. Kasi lalaki pa siya ng kaunti. Sayang naman kung sobrang liit. So, pero itong isa, ito oh, grabe ito. Ang ganda tingnan, ang haba. Ang taas pala. Tapos ang dami pang bulaklak. So, yan guys, punta, lipat naman tayo doon sa kabila. Doon naman natin harvestin yung ano, yung talong. Tapos mag-harvest tayo ng kamatis, white eggplant. Ha-harvestin ko rin yun. So, yan. So, punta na naman tayo guys sa isa. Ayan. Ayan. Malaki. Kapunta, ang taba. Loaded siya. Hitik yung mga ano niya. Ayan oh. So, ayan na yung na-harvest ko. So, ito pa. Ayan. La. Ito yung ating talong. Ayan. Ayan yung ating na-harvest na talong ngayon. Ayan. Pero mayroon pa pala dito sa gilid. Kunin natin. Ito pa pala. Mayroon pa dito. Ayan. Tapos ito pa isa. Mayroon pa pala doon nakatago na isa. Ito. Okay. So, punta naman tayo doon guys sa ano, sa mga white eggplant. Okay. Ito tayo. Ayan. Ayan yung white eggplant. Masipag din siya magbunga. Lalaki ng siliw. Siguro yung harvesting ko na yan. Ayan daming ano. So harvest tayo guys ng ano, ng white eggplant. White eggplant, pero ito muna harvesting ko itong ano oh, sili. Dami ko kasing si jalapeno nandoon sa isang puno. Yan lang kukunin ko to. Pero ano pa to eh. Kulay pa to na red, pero kunin ko lang green kasi sobrang laki na. Taba pa to eh. Yan. Tapos
maliliit pa yung iba, tsaka yung parang mayroon akong sili na ano eh. Sa sunod na lang yun. Narinig nyo yan? Yung ano? Yung parang helicopter. Siguro, oh, nag-i-spray para sa mosquito. Kasi pag ganitong mga malapit na yung tag-ulan, ganyan, maraming lamok, kaya nag-i-spray sila. Tsukunin natin dito. Ayan, masipag sila magbunga. Sinasabi ko, magbunga lang kayo ng magbunga. Alagaan ko kayong mabuti. Okay. Ayan. Ito. Kasi pag kinuha natin ito na matagal, hindi na maganda. So, ayan. So, meron pa dito, maliliit na lang. Sa isang puno rin, marami. So, yan. Yan guys, nakakuha tayo ng sili ngayon. Jalapeno tawag dito eh. Yan, jalapeno. Ano ba to? Na-over na yata to. Ayan. Jalapeno. Mexican yata ito. Mostly yung ginagamit sa pang salsa dito. So, ayan. Natabunan na yung ano, yung ampalaya. Na ano na, so. Natabunan na yung guys yung ano, ulit-ulit pa ako no, paulit-ulit. Natabunan, ay natang nahulog. Ay, hugasan na lang tumamaya. Ano? Na tawag dito. Natabunan na yung ampalaya. Ay. Paborito ko kasi itong talong, adobo, prito. Yan, ganyan yung ginagawa ko. Pero pag ganitong marami, sinishare ko rin. Yung ating na-harvest ngayon, meron tayong tatlong ampalaya. Ayan. Tapos kinag-harvest na ako ng jalapeno kasi nga sobrang laki na rin. Pero magre-red pa siya. Tapos ito yung marami akong harvest ngayon. Super. Itong talong. Tapos ito yung white eggplant. Hindi na siya ganun kalaki. Dati yung first harvest ko ang lalaki. So, tapos ito yung ating kamatis. Ayan. So, huwag kayong magsawa. Bakit lagi ako nag-harvest? Meron pa rin doon. So, mag-harvest pa rin tayo mag-harvest ng kamatis hanggat may bunga. So, ayan. So, ayan guys. Thank you for watching. Stay safe and healthy. See you in my next vlog. Bye!